I'm doing this video para lang you guys are aware na may mga ganitong modus kahit sa eroplano, okay, the world is not a safe place. Ako naman, sabi ko, kaya bakit nawawala yung bag ko? And then I saw my bag on the floor near the aisle. Eh, sa window seat ako nakaupo. Ibinahagi ng actress model na si RC Muñoz ang isang kwento kung paano ninakaw ng isang tao ang kanyang credit card habang siya ay nakasakay sa business class ng isang eroplano. Horror story kung ilarawan ni RC Muñoz ang nangyari sa kanya. Ibinahagi niya ang mga detalye at umaasa siyang magsisilbing babala sa ibang tao ang kanyang kwento. Ang insidente ay nangyari sa kanyang layover flight mula sa Japan. Sumakay siya ng Korean Air flight papuntang Incheon, South Korea habang pauwi siya. Naalala ni RC na natutulog siya sa kanyang cubicle nang magising siya sa senyales na malapit nang lumapag ang eroplano. Naabutan niya ang lalaking ito na naghahalungkat sa mga magazine ng unit niya na ikinagulat niya kung bakit. I was resting in my cubicle and then of course, when it's time to land, nagising ako, naalimpungatan ako. May lalaking nakatayo sa cubicle ko, panimula ni RC. Ako naman, inisip ko lang na baka wala siya nung magazine sa cubicle ko, ani RC. Sa una ay hindi niya inisip na may ninakaw sa kanya kahit na nakita niya ang kanyang bag sa sahig at sinabi sa kanya ng isang babae na malapit sa kanya na hinawakan ng lalaki ang kanyang bag. Buti na lang this woman, she was sent by God, she asked me, "Do you know this guy?" And I was like, "No," giit ni RC. And then she stood up, and she confronted the man saying, "Why did you touch her bag?" Ako naman, sabi ko, bakit nawawala bag ko? And then I saw my bag on the floor near the aisle, eh, sa window seat ako nakaupo, pagpapatuloy pa niya. We called the flight attendant and the woman na nakakita, she said na ginalaw niya yung bag and that's not right, RC said. And then the guy, deny niya. Sa kanyang video, ipinahayag niya na wala siyang napansing nawawala hanggang sa ilang araw pagkatapos ng insidente yon. Nakatanggap siya ng notification para sa mga transaksyon sa credit card sa Ho Chi Minh, Vietnam at Jakarta. Inakala niya na ito ay isang modus operandi para sa in-flight theft. Ang dahilan kung bakit ibinabahagi rin niya ang kwentong ito ay para maiwasan ng ibang tao na mangyari ito. Napag-abisuhan niya ang kanyang bangko tungkol sa insidente bago pa man lalo pang lumala ang sitwasyon at agad na nagsagawa ng kaukulang aksyon na ipinagpapasalamat niya. I left my email with Korean Air because I was not able to report. I hope to hear from you guys and I hope this doesn't happen to anyone else because if he did this once for sure he's gonna do it again. Not until we do something to stop it, sabi pa ni RC. Nang dumalo si RC sa advance screening ng first Filipino original Netflix series na Replacing Chef Chico nitong Huwebes November 23, 2023, muli siyang nausisa ng entertainment press kung paano siya natangayan ng ganoong kalaking halaga. Kung susumayin, kalahating milyon daw ang nakuha sa credit card ni RC bago pa man niya ito mapansin at may report sa bangko. Muling isinalaysay ni RC ang insidente at idinagdag nito na hindi niya pinag-isipan ng masama ang lalaki at hindi niya inisa-isa ang cards kung may nawawala. Saad niya, ayoko maging judgmental. I wanted to avoid conflict. Pagkita ko, when I searched my bag, nandoon naman yung wallet ko. And usually, I have a card holder, eh, hindi ko na isa-isa yung cards. Ayun pala, I'm missing one card na. Ani RC, okay lang sana kung panang travel ko, panang produce ko ng pelikula, yung 500,000 Philippine pesos, pinaghirapan ko yan. Ang sakit talaga,